Isipin niyo kung simula December 16, walang pari sa buong Pangasinan. Isipin ninyo kung kayo ay mamamatay o magkakasakit, ay walang paring magpapatawad at magbabasbas. Isipin ninyo, masaya kayo, malungkot kayo, pero wala kayong paring napuntahan. Sabi ni Mother Teresa, we need priests because we need Jesus. If you really believe that we need Jesus, if you really believe that priests give us Jesus, this is the Lord who is coming at the end of time. The Lord who is with us as bread and wine. The Lamb of God who takes away our sins. Blessed are those invited to the feast of the Lamb. Send us your sons to be priests. Your sons will take care that future generations of Catholics in Santa Barbara will continue to receive Jesus. Ang linggo pong ito ay Fiesta ng Santa Barbara, pero ang linggo ding pong ito ay Fiesta ng buong simbahan. Nagsisimula tayo sa panahon ng Adviento. Ang panahon po ng Adviento ay panahon ng paghihintay. Apat na linggo po ang Adviento. Ang unang dalawang linggo ay pag-aalaala sa turo ng Katoliko, the Lord will come to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. Pagdating po ng third at saka fourth Sunday, ay aalalahanin naman natin yung katotohanan na sinasabi natin sa Apostles' Creed, He was born of the Virgin Mary. Born of the Virgin Mary, at pagkatapos noon, tutuloy natin, suffered under Pontius Pilate. Ang salita po ng Diyos para sa ating lahat ngayong Fiesta ng Santa Barbara ay vigilance. Vigilance, be watchful. Be watchful, huwag tutulog-tulog. Be watchful, huwag kain ng kain. Be watchful, huwag tatamad-tamad. Be watchful, bawal ang malamig at maligamgam. Because the Lord visits us in many and unexpected ways. How shall we prepare? How shall we watch for the coming of the Lord? Una po ay conversion. Ang panahon ng Adviento ay panahon ng pagbabago. Bagamat wala tayong fasting, wala tayong abstinence na iniuutos sa panahon ng Adviento, ito pong panahon ng Adviento ay panahon ng conversion. Pero kasama rin po sa conversion ay contemplation. Ang ibig sabihin po ng contemplation ay hindi lamang dasal. Ang ibig sabihin ng contemplation ay tahimik na panalangin. Maraming caroling, maraming Christmas party. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, kailangan nating piliin ang tawag ng conversion at ang hamon ng contemplation. Ang tinig ng Pasko, ang tunog ng Pasko ay hindi jingle bells. Ang tinig ng Pasko ay silence. Because silence is the language of God. And those who want to talk to God must be able to speak the language of silence. At saan tayo dadalhin ng contemplation? Balik tayo sa Ebanghelyo, balik tayo kay San Pablo, balik tayo kay Propeta Isaias. Compassion. Ang ibig sabihin po ng compassion ay paglimo sa sariling pangangailangan. There can be no real Christmas without compassion for the poor, because Christ came in unity, in communion with the poor. Thank you for embracing the spirituality of communion
pananabangan. I know that at the moment, we are still struggling with it, pero nakikita nyo na po ang epekto nito. Much can be accomplished with communion and with pananabangan. So, let us continue with our Pasimbalo Pananabangan Weekend Seminar hanggang lahat ay makadalo at na matanggap po nila ang spirituality ng communion. We praise you for your goodness to our beloved municipality of Santa Barbara, giving us blessings far beyond what we deserve. Yet we know all is not right with our municipality. We deeply need a moral and spiritual renewal to help us meet the many problems we face. I believe in the power of giving and in the power of loving like Jesus. Because of love is the only way to holiness. Giving is the best proof of loving. And perfect renunciation leads to unlimited fruitfulness. Bakit natin gagawin ito? Sapagkat tayong lahat dito ay pansamantala lang. Pansamantalang arsobispo lang ako. Pansamantalang mayor si mayor. Pansamantalang governor si governor. Pansamantalang presidente ang presidente, sapagkat tayong lahat ay dumadaan lamang dito. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan lamang, sapagkat iisa ang leader, iisa ang shepherd, iisa ang teacher, at yon ay ang Diyos. Kahit gaano kayo kataas, kahit gaano tayo katalino, ay hindi natin pwedeng pantayan ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat. We are stewards, and God is the master. We are waiters, and God is the one who comes. Ito pong panahon ng Disyembre ay panahon ng stewardship para sa Linggayan Dagupan. At ako po ay nananawagan sa inyo, sa panahon ng Disyembre, ngayong buwang ito, hanggang magbagong taon, alalahanin po natin ang ating mga magpapari, ang ating mga nagpapari, ang ating mga seminarista. Naniniwala ako maraming kalalakihan sa Pangasinan na tinatawag ng Diyos para magpari. Pero maraming dahilan kung bakit hindi sila napapasok sa seminaryo. Pero ang pangunahing dahilan, alam nyo, hindi girlfriend. Ang pangunahing dahilan, magulang. Parents who say, huwag kang magpari. Mahirap yan. Sayang yan. Baka magkasakit ka. Baka hindi mo matagalan. Walang magulang ng pari na hindi pupunta sa langit. Pero yung magulang, kapag tinawag yung anak para magpari at pinigil, alam nyo kung saan pupunta yung magulang na yon. Kailangan nating ipagdasal ang ating mga seminarista. Kailangan din natin silang tulungan. Narito po yung seminarista ng Mary Help of Christians. At kahapon, si Father Jijun nagdiwang din ang kanyang anniversary bilang pari. At marami sa amin ay nagdiwang ng anniversary bilang pari kahapon. Kayo, Santa Barbara, ang tanong ko sa inyo, isipin ninyo kung sa Pasko, wala kayong pari dito. Kailangan natin ng pari sapagkat kailangan natin si Jesus. At dahil sa pari, araw-araw, Paskong lagi.